May mamatikin na naman tayo. So ngayon magkakarga tayo ng 80 ton crane. So ito nakikita nyo sa harapan ko, nandito yung crane na ikakarga natin. So ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti kung paano ikarga para ligtas yung crane natin at iwas disgrasya. A little longer than a few minutes later. Yung crane natin na T-Rex 80 tons. Bali, dadaling kasi ito sa site, mayroong activity ron. So, kaya isisip natin ito ngayon ng lubid. So, ayan. Ayan guys. Nakita nyo naman mga kamatik na kinakarga na. So, approaching na yung crane yan. So, kailangan tahan-tahan lang. Para naman hindi ma ano yung ano kasi sensitive itong pagkakarga nito dahil alam mo mga hydraulic, alam nyo mga hydraulic to. So kailangan tahan-tahan lang. Ayan, tahan-tahan ang umaakyat mga kamatik. So ayan, ayan na kinakarga lang, tahan-tahan lang, ayan lang yan. So pag panood mabuti guys para malaman nyo, para pag sakaling maka-experience kayo ng ano pagkakarga, so alam nyo na. So yan, so sinisit up ng operator tsaka yung driver, tinitignan ng mabuti kung paano ikarga, tapos kailangan balance yung ano nya pagitan sa lubid para iwas laglag. So guys, ganyan lang. Ganyan lang kasimple yung ano pagkakarga. So ayan, panoorin natin mabuti para meron tayong idea ba pag nagkakarga tayo ng equipment ng katulad nito. So guys, sisilaw ako ah. So ayan ha, kita nyo naman kinakarga na. Ito yung lubid natin, 100 ton tong lubid na to, kaya walang problema yung crane natin na 80 tons lang. So ayan, pag ganito kasi kailangan yung operator maingat, yung driver ganun din, tinitingnan din mabuti para yung ano natin kargada nasa ayos, walang problema. So ayan mga kamatik ha, lalapitan natin ng video kita yung ano, kaso nakasisilaw ako. Maarap eh. Yun lang mga kamatid. Yan, sinisip up na. Tapos, isasagat tayo dito ng kumpi. At ibababa yung boom. Pagkatapos nyan, tatalian ng kabina para suporta na rin sa crane. Siyempre, kaya na tayo nandito sa abroad para ang trabaho natin laging sureball at safety. Para rin sa pamilya natin to, kasi mahirap na kung aksidente tayo, so kawawa yung pamilya natin na umaasa sa atin, kaya ganun. So ayan guys mga kamatik, pupunta natin dito panda gilid para makita natin yung ano. So ayan ha, kita nyo naman mga kamatik, oh ayan, ayan yung driver natin, Pino yan, magaling na driver yan, taga Bicol. So ayan, sinisit up lang tapos binabalanse para ang kargata natin walang problema. So ayan, sinisit yung gulong, inaayos, tinutuwid, kasi yan pag natuwid na yan, i-retract na yung outrigger nyan, tapos ilalapat yung jack para suporta na rin yan, para hindi kikimpang-kimpang yung crane natin. Ayan mga kamatik, kita nyo naman nakakarga na. Ayan, kailangan 0-0 ang ano nyan, ang allowance, kailangan balance eh, magkapila. So ayan, binagay nyo ng driver natin para sureball. So ngayon ipapasok na yung ano mga kamatik, yung mga trigger. O ayan o, isa isa ayan. Tapos
Tapos pag napasok na lahat dyan, yung ano naman, yak, bababa yan, palansi. Pero ano yan, hindi gaanong ilalapat. Ay lapat din pero hindi gaanong sagad. Dahil pag sinagad dyan, tapos malayo ang biyahe, yung post niyan maglilik yung hydraulic. Dahil sobrang diin. So parang suporta lang sa bananggulong para iwas kimpang-kimpang. Ayan o, ginagayad ng driver natin. Kasi yung driver natin magaling yan. At alam niyang dapat niyang gawin. So ganun lang mga kamatik. Ayan, ginagayad niya ng pinapaangat na yung ginajak na. Pero ano lang yan, tansyado lang yan, hindi masyadong nakajak yan kasi ano yan eh, sinaw yung hydraulic. So kailangan sakto lang. Ayan mga kamatik ha, panoorin niyo po mabuti para pag sakaling magkaroon kayo ng trabaho na ganito, alam niyo nang gagawin niyo. So ayan. So dito naman tayo banda kabila kasi parang nakakasilaw dito sa pisto ko eh. Mga kamatik, pwede na, paguhan lang tayo. Pero ibibigay ko sa inyo ang magandang tip para mayroon kayong idea. So ayan mga kamatik ha. Ayan natin na ibig. Dahil inaayos ng operator at ng driver natin, inaayos ng mabuti para yung kargada natin na nasa maayos. So ayan yung operator, sinilip niya medyo hindi tama yung pagkakadali niya dun sa banda kanan na jack, sinilip niya. So ngayon itatama natin dahil hindi pwede yung barabara na pagkarga dahil baby equipment to, mabigat to. So ayan, nire-retract niya ulit yung jack para ipasok. Tapos pagkapasok nyan, ibababa na ulit. So ganyan lang, kadali guys mga kamatik. So tingnan po natin ng mabuti. Ayan, para maganda ang pagkakarga. So mga kamatik, tingnan po natin mabuti. Oh, ayan ha. Sinalbak na yung pin mga kamatik. Para yan yung lock mga kamatik, importante yan. Napaka-importante yan, lock na yan. Dahil yan yung pipigil para hindi bumitaw. Yan, umangat, umangat. Yan. Tapos pag balance na yan mga kamatik, isasalbak na yung tractor head. So ganyan lang, napakasimple lang sa marunong. Pero ito magsisilbing aral to sa mga paguhan lang. Ayan, ayan na, i-atras na yan. Ayan, inanggal na yung sapin dun sa pin kasi importante yan eh. So mga kamatik, ayan. So tingnan nyo mga kamatik, maganda na yung posisyon ng crane natin. Ready for travel na yan. Sasalpak na lang yung tractor head. Ayan. So tingnan po natin mabuti mga kamatik. Ayan na yung tractor. Sasalpak na. Iaangat natin ngayon. Iaangat po ngayon ng konti kasi kailangan balance yung pagkakano. Ayun yung driver natin kasi tansyado niya yun eh. Kung paano isalpak. So yan mga kamatik, pagmasdan po natin mabuti eh. Sasalpak na. Ayan mga kamatik ha, tingnan po natin mabuti kasi kailangan tama yung pagkakalagay. O ayan na. Ayan na. Okay. Pasok
na. Automatic. Pasok na. So, ikakabit na ngayon yung mga bus. Yung hangin. Ayan. Ayan mga automatic ha. Maganda na yung pagkakadali. Ayan. Pagkatapos yan, papatay na dito yung makina sa lubi. So, mga automatic, pagmasdan po natin mabuti. Kasi magsisilbing aral po ito sa mga hindi pa naka-experience nito. Kaya kailangan pagmasdan natin mabuti at nang makakuha tayo ng aral at ng technique or idea para sa ating mga mag-a-abroad pa lang. Ayan na. Ayan na si Noy. Yung driver, papatay na yung makina rito. Kasi bali, yung lubid may makina rin to kasi up and down ng ano nito. Hydraulic. So pag walang makina, hindi natin maano yan. Hindi natin maibababa at maitataas yan. So ayan. Ayan na. Okay na yan. Pinatay niya na. Ngayon, lalagyan na ng kadina. Kakadinahan na yan para suporta yan para di maano. Di malaglag. Ayan. Ganun lang kasimple. Mga kamatik. Ayan. Kinakadinahan na mga kamatik ha. Kinakadinahan na para matibay at iwas sa disgrasya. So mga kamatik, dyan na muna at meron pa tayong ibang asikasuhin na trabaho. So, at least nakita nyo kung paano magkarga at ngayon kinakadinahan na. Pagkatapos yan, bibiyahin na yan. Sige mga kamatik, salamat sa panonood.